Tawagin muna natin ang ating first contender. Kung siya ba ay nag-uukay-ukay din ba? Tanungin natin si Mark Benedict Meriel. Hello, oh. Happy Sabado! Ayun. Hi, Kuya Mark. Hi, Kuya Mark. Hi, Kuya Mark. Kamusta po kayo? Ito medyo kinakabahan, pero... Relax lang po. Okay relax lang po dito. Oo. Kayo po ba ay mahilig mag-ukay-ukay? Ay, oo naman. Uy. Madalas, ano po ba yung binibili niyo sa ukay-ukay? Madalas, mga ganito, mga jacket. Sino po ang nagturo sa inyo na mamili sa ukay-ukay? Asawa. 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 Di ba pagka ganyan, yung iba pinakukuluan pa? Pagpapakuluan? Kasi daw, matagal daw na imbak, natago sa kahon. Pero baka naman mawala yung kulay. Hindi, pwede. Ah, pwede ba yun? Para matanggal lang yung mga dumi, mga germs. Hindi naman siguro pakukuluan. Pabalian mo na mabalian. Tama. Pero Kuya, magano po ba ang pinagkakabalahan mo po ngayon? Wala. Jobless ako ngayon. Jobless? Since po kailan? Ano, 3 months ago. 3 months ago. Bakit po kayo naging jobless 3 months ago na? Kasi, na-accidente yung anak ko. Okay. Nagkaroon siya ng fracture, so... kinailangan namin mag-usap mag-asawa kung sino yung mag-stop mag-trabaho. So happened, pero kamusta naman yung kid mo ngayon? Okay na ba siya? Okay na naman. Natanggal na yung cast. Okay. Sabi ng doktor, medyo ingatan na lang daw kasi medyo malambot pa yung buto. Pero so far, okay na naman. Nabanggit mo, Kuya Mark, na ikaw ay jobless ngayon. Pero ano bang huli mong trabaho 3 months ago? Dati akong home-based call center agent. Home-based naman pala, hindi mo ba kayang pagsabayin? Ba't kailangan mo mag-resign, tama? Hindi, kasi... kung ano yung ginagawa mo sa call center, yun din yung ginagawa mo sa bahay. Ang kaibahan lang, nasa bahay ka. I see. So puyat ka din, kung ano yung stress na meron sa call center, ganun din. Kasi yung anak ko, kailangan kong ihatid, sunduin sa school. Kapag lunch, pupuntahan ko siya kasi hindi nga siya makabukas ng tubig. Okay. Kasi, yun. Pero aside from being a call center before ba, ano pa ba yung naging work nyo? Naging wedding singer din ako for a while. At... pinakamatagal kong naging trabaho ng mascot talent ako. Mascot? Ano ba ito? Yung masayang buhuyog? Sa passport po ba yung sinusunod? Saan po kayo yung mascot? Yung binanggit niya, yung masayang buhuyog. Masayang buhuyog. Oo, doon tayo sa masayang buhuyog. Baka nag-meet na kayo dati. O baka. Pero ito, question ko lang, magkano ba ang ano bang bayaran dyan per hour ba dyan? Kasi mainit yun eh. Nung panahon ko kasi, 90s pa yun eh. Per 30 minutes yung bayaran. 30 minutes? Oo. Kaano pa noon nung 90s yung bayaran? Ano siya, 200 pesos per 30 minutes. Malaki na ba yung 90s? Nung 90s. Okay, medyo malaki na. Malaki na yun. Per minute. Di ba mahirap huminga pag nasa loob ka ng isang mascot? Ay, mahirap. Kasi kulong na kulong ka dun eh. So, itatagal mo lang dun siguro mga 15 to 30 minutes. Ganun lang. Matagal na yung 30 minutes. Oh. Kung busy po kayo, paano nyo po naisingit yung pagkanta nyo po, Kuya? Oh, wala. Hilig lang siguro. Kasi yung mga friends ko, mga kontesero yung mga yon. Kayo lang. Po, hindi po kayo na-contest? Hindi eh. First time nyo po ito? First time nyo po. First time po. Sa buong buhay? Opo. Sa labas po, yung mga maliit ang piyesta. Piyesta. Oo naman, nakasali ako sa ganun, parang twice. Ang galing mo, no? Dati... Sa television, ito ang unang beses. Kaya nga kabado ako. Oo. Dati, di ba, nagmamascot siya, masayang bubuyog. Ngayon, singing bee na siya. Ang galing. Ang galing mo dun. Galing nyo. Maganda yun. Pero ito, ano naman po ang pinaglalaban ninyo dito sa crowd ng tanghalan? Pag anong dahilan niyo po? Siyempre, para maipagmalaki ako ng mga anak ko. Kasi nagpioneering church kami doon sa subdivision namin. So, pioneering, siyempre, kukunti yung mga gamit. Kailangan namin ng mga gamit. So, yun yung isa sa major reason ko kung bakit ako sumali dito. Kung ano man yung makuha ko dito, bigay ko siya lahat sa church. Lahat? Mga pantulong, lahat sa church, bibigay niyo po? Yes, sir. Aba, galing naman, nakatuan naman.